Netizens nagulat at nag-alala sa kalagayan ngayon ng dating PBB housemate na si Lee Reposposa matapos mapansin ang pagpayat at pagputla nito. Hindi maiwasang magulat at mag-alala ng mga netizens sa kung ano na nga pa ang kalagayan ngayon ng dating PBB housemate at singer na si Lee Reposposa. At usap-usapan nga ngayon sa social media ang mga recent videos kung saan makikita nga kung gaano na ito kapayat ngayon. Nabahala ang mga netizens dahil sa pagpayat nito at hirap na hirap umano sa pagsasalita. Maging ang mga nakapanood sa nasabing video ay hindi maiwasan na maglabas ng saloobin dahil maging ang mga netizens ay nahihirapan din sa paraan ng pagsasalita dili. Komento pa nga ng mga netizens, ang bigla ang pagpayat ni Lee ay hindi normal. Kaya naman, nagtataka nga ang mga ito kung ano nga ba ang lagay nito. Sa video na pinagbasihan ng mga netizens ni Lee, nakasama ang kanyang fiancé kung saan sinabi ni Lee ang nabili niyang lupa ilang taon na ang nakakalipas. At dahil sa dami nga ng mga komento at mga mensahe mula sa mga netizens na nababahala sa kalusugan at kalagayan ni Lee, ay kanya nang inamin sa publiko na nagkaroon nga siya ng pulmonary tuberculosis o PTB at anemia, kung saan ito ang naging dahilan kung bakit nakakaranas siya ng paghihirap sa paghinga na mapapansin naman sa kanyang mga video at kung paano siyang magsalita. Kaya naman marami sa kanyang mga fans ang labis na nag-aalala sa kalusugan ng singer at sa sobrang ang pagpayat nito. Kaya para maging malinaw umano ay nagbahagi si Lee sa kanyang social media account ng mga paliwanag para maintindihan ang kanyang kondisyon. Ani Lee, madaming nagtatanong at nagulat, bakit sobrang payat ko na? Loss siyang tignan, mas maganda kung mataba ako, pero nagka-PTB at anemia po ako. Mahirap gumalaw at mahina yung katawan ko, pati paglakad minsan kailangan ng alalay. Dahil parang matutumba ako at wala din akong ganang kumain. Parang malapit na mag-bye-bye, kapagod mag-will miss you na lang kayo ng advance para malaman ko sino talagang may pakisakin. Joke lang, laban. Pero gusto ko lang din po sabihin na hindi po talaga ako buntis. Sinasabayan ko lang po yung mga taong nagsasabing buntis ako. Sorry po sa mga nag-expect at napaniwala ko. Yun lang, God bless. Narito naman ang komento ng mga netizens. Ayon sa isa, madali na lang yan gamutin ngayon. Nagka-TB din ako sa mattress, ganyan din ako dati kapayat at hirap huminga last 2022. Pero yan kay Lay nakakahawa yan. Pero kung makastart na sa pag-inom ng gamot, hindi na. Kahit anong klase ng TB ay 6 months lang ang gamutan basta iinumin mo talaga ang gamot na prescribed ng doktor at free lang sa health center ang gamot. Kwento naman ng isa, yung kapitbahay namin namatay siya, ayaw kasi magpagamot, humina ang immune system niya, may HIV pala siya. Tinatry namin na treat, ayaw talaga kasi nahihiya siya. Sabi namin, di nakakamatay ang HIV, yung symptoms, yung immune system, sisirain niya hanggang maglalabas na yung complications like TB, liver failure, papayat ka. Yung sa kanya, TB lang yan, magpagamot pa yan, may mga libreng gamot sa center, agapan na bago pa lumala. Nagagamot naman yan, isa pa, lahat tayo meron sa katawan yan, hindi nga lang active. Nagiging active lang yan kapag humihina ang resistensya natin, kaya dapat iwasan talaga magpuyat. Nagka-PTB din ako noon, simula noon hanggang ngayon, madali na ako mahingal at mapagod kapag kumakanta ako. Di ko na kaya matataas na note kasi nawawalan na ako ng hininga. Parang madali ka nalang mahingal, di kagaya noon na kayang-kaya kong sumayaw ng matagal at kumanta. Pero salamat pa rin kay Lord kasi gumaling ako. Get well soon! Tapusin at kumpletuhin mo lang yung 6 months na gamutan. Magpahinga at kumain ng masustansyang pagkain. Huwag kalimutan uminom ng vitamins dahil nakakawalang ganang kumain yung gamot na iniinom para sa sakit na PTB. At regular na check-up sa doktor para ma-monitor kung nag-i-improve ang health mo. Napansin ko nga din yung pagpayat ni Lee. Parang may iba nga kasi. Get well soon, Lee! Maaagapan lang ang TB pag mag-inom na ng gamot. Mga 6 months lang ang gamutan, kaya i-push mo yan. Oo nga, nagagamot naman yung sakit niya, basta consult lang lagi sa doktor and inom sa tamang oras ang gamot.
Like my cousin, pareho sila ng sakit na walan pa nga siya ng boses at sobrang payat. PTB ang sakit niya but dahil lagi nagko-consult sa doktor at inom lagi ng gamot sa tamang oras, sa awa ng Panginoon bumalik na ang boses niya at katawan niya. First, we think na hindi na maibabalik ang boses niya kasi sabi ng doktor baka hindi na maibalik boses ng cousin ko. But dahil na rin siguro sa dasal at pananalig sa Panginoon, naibalik ang dating pangangatawan. Dasal is the best treatment, Lee, kaya huwag mong hayaan na mawala ang pananalig mo sa Panginoon. Payo naman ng isang netizen, monitor your liver and kidney during the PTB treatment. Some patients have bad adverse reactions to PTB medication, and once your liver or kidney are affected by the medication, it can cause liver or kidney failure, which is more deadly than PTB. Same din sa sakit ko noon way back 2014. Nagkatubig bag ako, butot balat na ako, kala ko kukunin ako ni Lord. Sa tulong ng doktor, albularyo at mga gamot na iniinom ko, 6 months ginamot ang TB ko. Thanks Lord at naging okay naman ako. 10 years na din akong healthy ngayon. Tinigilan na ang lifestyle ko noon tulad ng matinding pagpupuyat at pag-iisip at pagpapalipas ng gutom. Salamat kay Lord, ilang beses na niyang sinalba sa panganib ang buhay ko. Sabi ko na lang sa sarili ko na may mas maganda pa sigurong plano si Lord kaya ayaw pa niya akong kunin.